Okay, mga kaibigan, mga kababayan, so maraming classification or uri ng stones dito sa mundo. Pero para sa akin, ito ang pinaka-deadly sa lahat ng type ng stone, which is yung kidney stone, that based on my experience, na once na hindi mo na-detect at early stages, it will surely damage and will cause severe damage to your kidneys. And for sure, it will ruin your life once not detected at early stages. How this was formed? So, paano nga ba ito nabuo sa katawan ko? Lalo na sa kidney ko. This was formed due to imbalance eating habit. So, as per my doctor, ang primary cause daw ng formation nito is yung una-una, yung spinach, peanuts, chocolate, strawberries, and yung pagkain ko ng salty foods like junk foods. So, doon ang nag-accumulate and doon na-form yung kidney stone na to. Kaya iwasan na natin yung mga pagkain na ganun, guys, na makakontribute sa pag-form ng kidney stone sa ating kidneys. And this was not recently formed. Maaring matagal na to, during my younger days or maaring nung high school pa ako or nung college time, dahil mahilig ako kumain sa mga ganyang uri ng pagkain and hindi lang siya basta kain. So, sobra talaga yung kinakain and sobrang hilig tayo sa chichiria, kaya yun yung problema natin. And yung isa pa, yung not drinking too much water. So, ang recommended dapat is 3 liters per day. So, doon ako nagkulang. Okay, so, disiplina talaga yung kailangan, guys. So, kailangan na practice natin yung disiplina, talagaan natin yung health natin, dahil health is wealth talaga. So, for more information about this video, you can watch the first video of this video of mine regarding kidney stone. So, yung kidney stone journey ko, yung unang video na na-upload ko. So, nandun lahat yung details. So, if you want to know more and know the details, so, nandun po siya. You can watch on that video na nakalagay din dito sa description ng video na to. So, hanggang dito na lang. And God bless us all and mabuhay. And tandaan po na dapat disiplina talaga kailangan natin. Ingat po tayo sa kinakain natin, guys, mga kababayan. And maraming salamat po sa pakikinig at panonood. God bless us all and mabuhay po again. Bye!